Kung hindi maayos ang trato sa inyo ng mga karelasyon niyong Noypi, don't worry dahil may AFAM na naghihintay at willing iparanas ang tunay niyong halaga. Dear Madam Native Filipina, pakihide na lang po ng identity ko. Idol kita, Madam. Na-inspire talaga ako sa mga storyang binabasa mo. Kaya naman, gusto ko rin sanang mabasa mo ang aking kwentong AFAM. So, way back year 2012 ay nag-asawa na ako ng Pinoy. Tapos nagkaanak kami by the year 2013. And that same year, nagpakasal na rin kami. Madam, nagkamali ako ng pagpili ng lalaki. Kasi po, napaka-cheater ng asawa kong Noypi. Lahat ng panluloko niya sa akin, Madam, ay tinanggap ko. Hanggang sa nagkaanak na siya sa iba, tinanggap ko pa rin, Madam. Kahit masakit. Nakalimang babae na siya o sampo. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na niya akong niloko. Nagkaanak pa siya sa isang estudyante. At patuloy pa rin, Madam, ang panluloko niya sa akin. Hanggang dumating na nga yung time na pati pamilya niya ay sumasali na. Mas naging close na ang kabit ng asawa ko sa kanyang pamilya. I remember nung 60th birthday ng papa ng asawa ko. Nandun yung kabit, pero tahimik lang ako. Ginagago nila akong lahat. Napakasakit, Madam, yung feeling na lahat sila ay pinagkaisahan ako. Niloko nila ako ng harap-harapan. Pati ang anak ko ay binastos nila. Yung mga gamit ng kabit ng asawa ko, Madam, ay inarbor na ng binan kong babae. Pati na rin ang tricycle. Kapit-bahay lang pala namin, Madam, ang mga biyanan ko. At dahil nga po, close sila ng kabit ng asawa ko, pinagtatakpan nila ito. Matagal na palang naglalampungan doon sa bahay nila ang asawa ko at ang kabit niya. Doon pala dumidiretso ang asawa ko pagkatapos niyang magtrabaho. Hindi siya dumidiretso ng bahay namin. Grabe ang ginawa sa akin, Madam. Akala nila wala akong damdamin. Tinorture nila ako, Madam, emotionally. Nakita pa ng anak ko, Madam, ang kabit. Kasama daw ito ng papa niya at ang lola niya. Madam, 10 years old lang po ang anak kong nagsumbong sa akin. Grabe, Madam, ang hirap mag-move on. Nanalangin na lang talaga ako sa Panginoon na siya na ang bahala sa akin. Dahil siya na lang talaga at ang mga kapatid ko ang aking nasasandalan. Grabe talaga, Madam, ang pinagdaanan ko sa aking karelasyong Noypi. Nung dumating ang time na hindi ko na talaga nakayanan ay kinumpronta ko na ang biyanan ko, Madam. Nag-decide na din akong makipaghiwalay na lang sa kanya at mamuhay kaming tatlo ng mga anak ko. Siya nga pala, Madam, dalawa po ang naging anak namin, 3 years old at 11 years old na ngayon. Fast forward, Madam, ang aking friend ay naawa sa aking sitwasyon. Kaya pina-install niya ako ng dating apps para mailibangan ako. Kasi sobrang stress na ako sa buhay, Madam. Minsan pa nga naisipan ko nang magpatiwakal na lang. Pero naaalala ko ang mga anak ko. Kaya nagpatuloy ako sa hamon ng buhay. Ituloy ko ang pag-install ng dating app at maghanap ng AFAM. And then nagsimula ang lahat, Madam, noong July 19, 2023. Inumpisahan ko ang paghahanap ng AFAM sa dating app na Truly Asian. Then fast forward, noong February 2024, ay nakilala ko ang isang Brazilian AFAM. Alam mo ba, Madam, noong nakilala ko siya ay gumanda at sumigla ako ulit. Ang bait niya kasi. Tapos sinusuportahan na niya ako. Palagi niya akong pinapadalhan ng 13 to 16,000 a month. Bukod pa doon ang budget sa mga bilihing gamit at mga special occasions like birthdays. Nagpapadala din siya para sa mga anak ko, Madam. At ang sabi ni AFAM, mahirap lang daw siya. Pero kaya niyang ibigay sa akin ang aming pangangailangan. Kapag may sakit ang anak ko, nagpapadala rin siya para pang pa-check up at pang pagamot. Mahirap si AFAM pero generous siya. Wife na nga ang tawag niya sa akin. Noong June lang, Madam, ay pumutok ang Mount Canlaon at hindi ako napasali sa ayuda kasi po nakatira lang ako sa nanay ko. Kaya si AFAM ay nagbigay ng paayuda sa amin. And then later, nakatanggap din ako ng ayuda sa DSWD National. Bigay ito ng First Lady sa mga naging biktima. Also, nagbigay din po si AFAM ng suporta para makapag-evacuate kami. Kasi ayaw niya na maging homeless kami. Grabe sa sobrang bait ang AFAM ko, Madam. Kahit hindi siya mayaman, nabibigay niya naman ng sobra-sobrang suporta sa amin. Mahirap lang daw siya pero kumpleto naman siya, Madam. May bahay at sasakyan siya. Divorce na siya at may malalaking mga anak na, dalawa. At sa edad niyang 60,
ay suwabi pa po siyang tingnan. "Ngayon, madam, talagang lumipat na kami ng mga anak ko. May sarili na kaming nirerentahan. Naging maayos at masaya na ang pamumuhay naming tatlo kasama ang dalawang anak ko. Honestly, madam, ang gusto ko sanang maging AFAM ay yung taga-Europe or taga-USA. Pero ito yung binigay sa akin ni Lord. Sobrang bait, madam, at may trabaho. Isa siyang truck driver. 5 months pa lang kami ni AFAM ngayon, madam, pero bongga na siya kung magbigay ng suporta. Na para bang asawa ko na talaga siya. Pupunta pala siya dito next year kasi hirap sa schedule dahil may trabaho. Sana all, madam, si AFAM nagsusuporta kaagad. Ito na ata ang bigay ni Lord sa akin sa lahat ng pinagdaanan kong depresyon, stress at hirap sa buhay. God is good all the time talaga. Sana ito na nga ang forever kong AFAM. Pero kasal pa po ako, madam. Need ko pang magpaanal or maghintay ng divorce dito sa Pilipinas. Pero willing naman po ang AFAM ko na gastusan ang aking annulment. Laking pasasalamat ko talaga sa dating app na Truly Asian, madam, because legit ang nakilala kong AFAM. Marami din namang scammer, pero at least nakahanap ako ng maayos. By the way, madam, ipagpapatuloy ko pala ang aking pag-aaral. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Hello, Madam Letter Sender, maraming salamat din sa pagbahagi ng kwentong AFAM mo. Sana all na naman tayo, mga tagapakinig. Congratulations in advance, Madam Letter Sender. At dahil masunurin ka sa mga tips na ishinare ko sa'yo, then I'm sure kapit ka na sa puso ng AFAM mo. Kaya grabe na siya kung mag-show ng pagmamahal sa inyo ng mga anak mo. So sa ngayon, Madam, ituloy nyo lang po ang inyong masayang nasimulan. Sana, Madam, hindi mo na maisipang balikan pa ang iyong noypi. Soon, makakabawi ka din sa pang-aapi nila sa'yo. Because your best revenge is to show them your success. Ituloy mo lang ang mga plano mo sa buhay. Kayang-kaya mong ibangon ang sarili mo. And also, please be more closer to God. Para tuloy-tuloy na ang kaligayahang tinatamasa ninyo ngayon. Ipagdasal mo din na sana laging safety ang AFAM mo sa bawat biyahe niya. Anyway, soon magre-retire na rin naman siya at magkakasama na kayo. Also, madam, yung mga nang api sa'yo, patawarin mo na sila. Isipin mo na lang na trials lang sila sa buhay mo para mahanap mo ang tunay mong value. Women, please remember this. If your Filipino man doesn't treat you right, don't worry, cause a foreigner will do. Let's go hunt. The right foreigner is waiting for you.